Mga no. pictures akong ni-research. Okay. Ang tawag kasi dito sa portion na to, noon at ngayon. Okay. Okay, gusto kong malaman ng mga kapuso natin kung saan ka nagsimula. Okay. Kung ba't ka nagkaganyan. Okay. May halak pa. Oo, may halak pa eh. Galing ako masakit eh. Teka, baka positive to ha. Okay. Okay. So, may mga ipapakita akong picture sa'yo. Sa ngayon, ito yung mga early years mo, ika nga. So, gusto ko explain mo one by one. Not really one by one, pero okay. ikuwento mo sa amin yung, kumbaga sa nakaraan mo. Okay. Merong, alam ko, lumaki ka or pinanganak ka sa Camsur. Na actually, sa Quezon City. Okay. Pero nag-aral ako sa Camsur. Oh, really? Oo. Bakit, bakit ka napunta sa Camarines Sur? Sa Camsur. Dahil pinaalaga ako sa lola ko. Okay. Okay. Because medyo problematic ako sa school dito sa Manila. Quezon City, nakikipag-away ako. Bata pa lang. Bata pa lang. So pinadala ako doon. Pinapon ako sa Camsur. Mga 10 years old yun ah. Okay. So doon ako nag-aral. Okay. So ang laki pa sa salamat ko na naging writer ako. Kasi kung hindi ako naging writer, palagay ko criminal ako. ikaw ba? Kung hindi ka artista, ano ka? Sindikato? Yung totoo? Malaman nakakulong na. Baka magkakasama sa sindikato. Ibang iba pangarap ng tatay at nanay ko sa akin eh. Dali. Ano ba tayo nakukuha dito? So yun! Pero hindi ka naiba sa industry because your grandmother is from the industry. Ang aking lola ay moro-moro actress. Ano yun? Sorry. Moro-moro actress. Sa Intablado. Intablado? Okay. Nung panahon ng... Hapon? Before the Japanese War. Oh, before. So, actress siya. Okay. So, nakilala siya ng lolo ko kasi nagpe-perform yung lola ko na dapa. Pinagtawanan ng lolo ko kung sila nagkakilala. Totoo yan. So, yun. So, medyo kakaiba kaming pamilya. No? Okay. Medyo kakaiba. Ako ganun din yung nanay at tatay ko nagkakilala. Tatay ko, Italiano. Yung nanay ko, Pinay. Teacher. So, yung daddy ko, kailangan mag-aral ng Tagalog. Mm-mm. Ang unang nagturo sa kanya ng Tagalog, nanay ko. Ayun. Ayun, naging sila. The rest is history. grade school tong Camsur. Tapos nag-JRU. Nag-JRU ako. Tama ba? Nung high school. Oo, no, high school. Tapos PUP. Kaya naman sobrang talaga. Medyo palaban. Palaban. Totoo. Anong kinuha mong course sa PUP? Marami. First year ko accountancy. Second year, psychology. Ang third year ko ay... Bascom ata. Bakit iba? At Filipino. Oh. Yun, iba-iba. Kasi at the time, nagsusulat na ako. Okay. Ba't ka nagsimula magsulat? Nagsimula ako magsulat, I think 19 years old ako, no? At that time, uso na yung mga novel na Tagalog. Okay. Yung maiikli. Eh, mahirap kami. Tapos sinumpa ko na ayokong maging mahirap. Ang hirap kumain ng tuyo, di ba? Totoo. Di ba? Tsaka sabi ko nga sa iyo, ayokong maging kriminal. So, kailangan kong tulungan na sarili ko. So, totoo. May nakita akong nobela. Ninakaw ko ata. Kriminal pa rin. Anyway, nakita ko siya. Tapos, ang editor sa Luwalhati Bautista, inuwi ko, pinag-aralan ko. Okay. Tapos sabi ko, ganito pala magsulat ng nobela. So, meron kaming makinilya, hiniram ko. Tapos, nagsulat na ako ng nobela. After 1 week, natapos ko yung nobela. Hinanap ko ang bahay ni Luwalhati. Kamamatay lang ni Luwalhati. Hindi ko nilakawan. Hinanap ko yung bahay ni Luwalhati. Inakyat ko. Hindi. Hindi ko alam ang bahay ni Luwalhati. So, tinawagan ko yung Anvil Publication kasi doon siya nag-work as editor. Sinabi ko sa Anvil, galing akong Iloilo, pamangkin niya ako,
Naliligaw ako. Sabi ko, akin na yung address. Pupuntahan ko, tita ko. Alam mo, binigay yung number. Oh, writer ka nga. Tapos, nung nakuha ko yung address, pumunta ko sa bahay ni Walati, kinatoko, at sinabi ko, gusto ko maging manunulat po. Ito po yung manuskrito. So, nung binigay ko sa kanya, natuwa naman siya. After a week, pinage niya ako eh. Wala pang... Okay. Alam mo yung pager? Yes, pager. Oo naman. Oh, yan. Naglakaw din ako noon. Meron akong tatlo. Tatlo yung bagay. So, yun. Sinabi niya, natanggap yung nobela ko. At wow. Ayun, doon ako nagtuloy-tuloy sa pagsusulat. Okay. Naisalba ako ng pagsusulat. Pero sabi mo nga, feeling maging criminal ka. Nung kabataan mo, palaaway ka talaga. Nagkaroon ka ba ng malalang away? Alam mo, hindi, yung usual ng mga bata, na pinalaki kasi ako sa isang matriarchal na pamilya. Mm-hmm, matatapang talaga ang mga babae. Ang sa amin, sa Bicol, ang kultura namin, ang mga lalaki, nagluluto. Yes, yes. O kaya pare, di ba? Ang mga babae, umiinom ng gin, tumatagay. Totoo, totoo. Ganyan, ako, oh, ganyan kami pinalaki. Oh, alam mo pala yun, di ba? Parang magkaisa tayo ng ano. Oo, kaya alam na. Oh. Alam ko na kung saan ako pupunta. Alam ko lang sa so yun, pinalaki kaming matapang, mm-hmm. pinalaki kaming kaya magtanggol sa sarili. That's mm-hmm. why... You're very opinionated. Opinionated ako ng bata pa lang. Kasi in-encourage sa amin yun. At natutuwa ako na in-encourage yun. Ha? Mm-hmm, mm-hmm. Kesa naman ano ka. So nung, syempre nung bata ka, yung usual na may mga awayan. Correct, correct. Magkita tayo sa likod ng simbahan. Oh, sige, kita tayo doon. Tapos maghaharap kayo. Tapos magsasabunutan ka. Meron sabunutan. Oh, siyempre, may mga ganon. Yung mga lalaki naman magsusuntukan. So, masaya yung kabataan totoo, ko. Yung kabataan na yun, ganun yun. Masaya. Ngayon, sisirahan ka lang ngayon, eh. Kasi puro, di ba, ibabash ka na lang. Oh, totoo, totoo. Di ba, ang duwag nila, di ba? Totoo. I mean, ako, totoo. Lumaki tayo na suntukan. Di ba? Sa afternoon, tapos na. Sabunutan, tapos okay na. Magkabati na kayo kinabukasan, di ba? So, yun, ibang-iba yung mundo nun. Oo nga.